Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So kanina nga ay napag-usapan natin ang naging banat ng number 6 pick sa NBA draft na si Benedict Mathurin kay LeBron James. Ayon nga sa kanya ay kailangan umano ni LeBron na ipakita sa kanya na magaling talaga siya dahil naniniwala nga daw siya na walang mas magaling kaysa sa kanya. Dahil sa statement na ito ay pinagtawanan nga siya ng madami dahil si LeBron nga ang kanyang hinahamon. Isang player na nakapasok lang naman sa NBA Finals ng 10 beses, nagkampyon ng 4 na beses, 4 na regular season MVP at Finals MVP at madami pang iba't ibang awards ang kanyang nakuha. Kaya naman regarded nga siya as one of the greatest players of all time. At ang nagsabi nga nito sa kanya ay isang rookie na hindi pa naglalaro ng kahit isang segundo sa NBA at hindi pa tiyak kung siya ba ay pasok sa starting lineup ng Indiana Pacers. Kaya naman, bagamat natawa nga ang iba sa kanyang statement, may iba din na tila ba nang gigil dito. Dahil kung ang mga tulad nga daw nila Steph, KD, Giannis, Kawhi o kung sino pa man ng mga proven superstars na sa NBA ay nagpapakita ng respeto kay LeBron and vice versa, eto naman ang rookie ay wala man lang daw galang o respeto na pinakita sa nakakatanda. At higit sa lahat sa isang player na tulad ni LeBron na nasa usapan na ng greatest of all time. Ngunit bukod nga kay Benedict Mathurin ay andyan din si Chet Holmgren. Ang number 2 pick ng OKC Thunder ay natanong 2 months bago ang NBA draft kung sino ba ang pinakamagaling na player sa NBA para sa kanya. Ang nangisagot nga ni Chet ay siya daw in 2 months. So talagang malalakas nga ang loob ng mga rookies ngayon mga kaibigan. May iba nga na natutuwa sa pinapakita nilang confidence at may iba naman na tila ba nayayabangan sa kanila. Ang number 1 pick naman na si Paolo Banchero ay tinawag din na limitless ang kanyang ceiling as a basketball player. Nagsiset nga daw siya ng mga goals tulad ng Rookie of the Year, All-Star at ang makapasok sa NBA Playoffs. Gusto na lang nga daw talaga na manalo. Sinabi din ng number 1 pick na handa na nga daw siya sa mga expectations ng mga fans. Wala lang nga daw ito sa kanya dahil sanay na siya dito. Buong buhay niya nga daw ay lagi na talagang ganito. Ayon din sa number 8 pick, Dyson Daniels ay nakakatakot nga daw ang team nila na Pelicans sa darating na season. So ayun nga po mga kaibigan, ang ilan sa mga naging pahayag ng mga rookies lately. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay KD at Steph Curry. Bagamat madalas na ikumpara si KD at Steph ngayong nagkampyon ng Warriors, bagamat madami ang nagsasabi na nadungisan umano ang legacy ni KD dahil sa finals performance na ito ni Steph, wala nga sama ng loob si KD sa 2-time MVP, bagkos binigyan niya pa nga ito ng mga mabulaklak na mga salita. Ayon nga kay KD sa isang podcast, iconic umano para sa kanya ang Game 4 ng NBA Finals dahil hindi lang nga daw ito isang panalo. One of the greatest games nga daw ito na napanood natin. Kakaiba nga daw ang mga ginawa ni Steph ng mga baskets sa ganung klase ng environment, lalo na daw ang kanyang rebounding na pinakita. So ayun nga po mga kaibigan, magagandang salita lamang ang binitawan ni KD para kay Steph na maaalala na gumawa ng 43 points and 10 rebounds sa Game 4 ng NBA Finals na ginawa sa home court ng Boston Celtics. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!